po, magandang development to ito. So, yung paano nangyari na kapag palabas ng warrant to Perez? Noong ma-dismiss po kabayan yung kaso, kami po ay nag-apila. Yun. Yun ho ang nag palabas po ng warrant na tinanggap naman po ang aming apila. Oo. Oo nga pala, na-dismiss yung kaso at para tayo yung nanlambot noon dahil parang walang mangyayari doon sa pagkawala ni Catherine. Ano ho? So, opo. Nag-appeal pala kayo at napagbigyan kayo ng judge. Apo. Opo. Pero yung unang na-dismiss, saan yun? Saan yun? San Pablo, Laguna po yun. San Pablo, Laguna. Eto ho namang nagpalabas ng warrant Perez ay saan naman ito? Dito po sa Batangas. Batangas na. Ayun. Okay. Bakit ito San Pablo, Laguna nung una? Yun po ang parang noong pa siya po kami na ilipat yung kaso. Yun po yung parang lugar na po pwedeng mas malayo dito sa Batangas na sinasabi nga po nila na baka may impluwensya dito ang kabilang parte. Oh. Kaya doon po namin inilipat kasama po namin ang TIDJ. Oh. Pero hindi rin at nang nangyari na dismiss doon sa pinaglipatan. Opo, nag-dismiss po doon. Ayun. Uh-huh. Oo. Ay paano nabalik ulit? Nag-petition huli kayo? Oo. Yun ho, nung lumabas ho yung dismissal, yun ang pagka-dismiss ng kaso, agad-agad ho kami ay umapila. Umapila ho agad kami. Okay. Kasama ng TIDJ. Oo. May alam ba kayo kung nagpalabas po itong Senado sa pamamagitan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ng report tungkol sa ginawang hearing tungkol dito sa kaso sa Kongreso? Sa pagkakaalam ko, kabayan, wala na ho eh. Wala. Dahil simula po noong huli kaming hearing sa kanila, wala na ho silang naging tugon sa amin kahit po nag-text kami sa kanila kung ano ho ba ang kasunod. Ang sagot po nila is, wala pa pong ibinababa ang committee. Kaya wala na po parang naging tugon. Oo. So parang hindi na rin kayong umaasa? Sa kabila ho ng mga nangyayaring ganito, di kami po ay, sa lahat po kami umaasa. Di, ang masasabi ko lang po ay talagang nagpapasalamat naman po kami sa talagang natulong sa amin. Opo, ang TIDJ. Opo. Maraming salamat po sa kanila. Hindi naman po nila kami pinabayaan. Opo. Walang piyansa pala itong si De Castro at saka yung bodyguard niya. So tuloy-tuloy ang hearing. Wala po. Kailan ang susunod na hearing? Ang hinahantay pa po namin ngayon, kabayan, ang subpoena. Wala pa po kaming nare-receive pa. Okay. Yun pa okay. Po ang hinahantay namin yung manggagaling sa kanila kung kailan po ang hearing. Oo. Wala pa rin pong malamang palatandaan kung saan na si Catherine? Wala ho, kabayan. Wala ho talaga. Oo. Okay. Ay, dasal na lang ho tayo, Mrs., di ba? Mm-hmm. Okay. Ako, kabayan. Opo. Sige po. Maraming salamat po, Mrs. Camilon, at good morning po. Kabayan! Subscribe na sa Tele Radyo Serbisyo YouTube channel para po sa mga nagbabagang balita at talakayan.